Mas magandang manganak kung sa private na hospital, public or lying in pagdating po sa tatlong bagay. Una ay pagdating sa presyo or sa price sa panganganak sa bill. Pangalawa ay sa safety. Pangatlo naman ay sa facility na magandang buhay sa lahat! Nagbabalik na naman si Inday, ang maestrang raketera ng Valencia City, Bukidnon! Para sa araw na to guys, ay pag-uusapan natin ang isa sa katanungan ng isa sa aking mga subscriber at follower po nung nakaraang vlog ko tungkol sa hospital bill namin nung ako ay nanganak. 1 month na pala mula nung ako ay nanganak at ang katanungan niya ay saan daw mas magandang manganak? Sa private hospital ba, public hospital, or lying in. So, kung interesado ka sa videong ito, panoorin ang buong video at huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. So, pag-uusapan natin kung saan pa mas magandang manganak, kung sa private na hospital, public, or lying in, pagdating po sa tatlong bagay. Una ay pagdating sa presyo or sa price sa panganganak sa bill. Pangalawa ay sa safety. Pangatlo naman ay sa facility na meron ang tatlong nabanggit na pwede tayong manganak. Kung hindi nyo po naitatanong guys, sa tatlo pong nabanggit na ito, ako po ay may experience dahil sa tatlong anak ko rin, iba't ibang lugar ako ng anak. Sa first baby ko, dun po kami sa public hospital, ang Bukidnon Provincial Hospital po sa Maramag dahil nga first time ma'am ako noon at sa ultrasound ko ay malaki yung baby ko, so doon ako pumunta. Sa pangalawang baby ko naman ay dahil may experience ako sa first na baby ko at hindi nga ganun kaganda yung experience ko doon sa public hospital na ibabahagi ko din mamaya, doon ako nanganak sa lying in. At ito namang pangatlo, kung nasubaybayan nyo yung pregnancy journey ko, siya ay nagka-cord coil. Dalawa talaga dito sa neck, kaya ayon sa private hospital ako dahil ngayon na sa pandemic pa tayo or kasalukuyan pa ng pandemya, hindi na tumatanggap ang public hospital dito dahil sa mga cases din. So, simulan na natin. Sa usaping sa financial or saan ba tayo makakasave kung ang una ay sa public hospital, kung ikaw ay ma-indigent or point of care, masasabi kong wais talaga na choice ang public hospital dahil especially dito sa aming probinsya sa Bukidnon, kung ikaw ay indigent or point of care yung PhilHealth mo, wala ka talagang babayaran kahit piso. Both normal delivery at cesarean. Pero sa case ko po, dahil government employee ako, nasa DepEd ako, government yung PhilHealth ko, meron akong exist noon na 11,000. So, parang medyo masakit sa part ko noon dahil hindi naman lingid sa kaalaman yun na nagbabayad kami ng tax monthly. Tapos, bakit ganun na meron akong malaking bill at normal delivery naman? Tapos, sa panganganak ko ay hindi ko masasabing maganda ang experience ko dahil sa isang bed, dalawa kayong hihiga kasama yung mga baby dahil napaka-crowded po ng hospital. Tapos, kung sa lying in naman ang pag-uusapan natin pagdating sa bill or sa finances, ay good choice din ang lying in, guys. Kasi nung ako ay nanganak sa kay Alexia or kay Sia, si Ading, 600 pesos lang ang binayaran namin noon para lamang sa kanyang newborn screening.
Tapos, ngayon naman, sa pangatlo kong baby, sa kung sa private hospital naman, medyo malaki talaga siya kung bill ang pag-uusapan. So, sa tatlong choices pagdating sa bill, ang masasabi kong pinaka-best para sa akin ay ang lying in. Kasi, 600 lang yung nabayaran ko. Unlike dun sa public hospital na 11K ang exist namin at sa pangatlo ngayon, almost 45K yung bill namin. So, para sa akin, yung lying in kasi nga 600. So, bakit nga ba naging 11K? Na-raise ko na rin yan na concern during sa inset training namin na kung saan meron yung mga head ng PhilHealth, SSS, GSIS lahat. Ako talaga ay nag-voice out dun sa aming conference at tinanong kung bakit naging ganun. So, ang explanation ng in-charge sa PhilHealth na sumali sa aming inset training ay ganun talaga daw dahil parang ayuda na din sa mga government at private PhilHealth holder dahil ang mga indigent fully kinakover ng government ang kanilang bill. So, yun para sa money-wise, pagdating sa bill at finances. Pangalawa namang pag-uusapan natin ay tungkol sa security or safety. Saan ba mas mainam mga anak? So, sa public hospital, lying in, or sa private? So, kung sa public hospital, okay naman dun. Pagdating sa safety kasi kompleto naman ng mga, meron na din naman mga nurse at doktor. Pero ang problema, kung marami kayo nanganganak at may mga komplikasyon, hindi siya agarang malalagay ka or mapupunta ka sa operating room dahil nga marami kayo nakapila. So, yan yung observation ko pagdating sa safety at during panganganak sa public hospital. Pangalawa naman, sa lying in, masasabi ko ding pareho sa public hospital na hindi siya gaano maganda dahil ang lying in, kung may idea na kayo, ang lying in ay, although may on-call sila na doctor, pero ang magpapaanak talaga sa'yo ay ang midwife po at mga midwife aid na andon sa lying in. So, kung may mga komplikasyon, ikaw ay ililipat pa din sa hospital. So, sa pangatlo naman, sa private hospital, masasabi ko talagang pagdating sa safety at sa security na nanganganak, ito ang pinaka-best na choice, lalong-lalo na yung sa case ko dahil may cord coil yung baby ko, third baby ko. Napakaganda po ng experience ko kasi talagang hands-on sila, asikasuhin ka talaga nila, tapos sila ay nakaantabay sa mga updates ng iyong nafe-feel or ano na ba ang nangyayari sa iyong pagle-labor. So, para sa security at sa safety ng nanganganak or sa mommy at sa baby, masasabi kong good choice ang private hospital. Panguli naman guys ay para sa facilities. So, although medyo related na siya sa pangalawa nating katanungan, sa facility naman, doon nga sa public hospital, sa experience ko ay masasabi kong hindi gaano siya kompleto dahil nga dalawa kayo sa isang bed. Next naman ay kung ikaw ay manganganak na, tatawagin pa yung watcher mo sa labas, bibilhin lahat kagaya ng mga dextrose, mga gamot, at kung iba pang kinakailangan. So, hindi gaanong magandang choice ang public hospital pagdating sa facilities at mga iba pang equipment, lalo na kung emergency na ang mangyayari. Pangalawa naman ay sa lying in, para naman sa facility, okay naman din ang lying in kasi nung nanganak ako, meron silang delivery room, may sarili silang incubator para sa baby, may oxygen din sila in case kung ikaw ay nanganganak at hindi mo na kaya. So, average from 10, masasabi kong nasa 8 ang lying in. Ang sa, balikan ko muna, nakalimutan ko yung sa public hospital, nasa
6 over 10 lang ang score na ibibigay ko dahil yun na nga, dalawa kayo sa isang bed, isang mostly tatlong room, isang CR lang mag-share. So, di ba napakarami ninyong pasyente. So, napakahirap talaga. At pangatlo at panghuli ay ang sa private hospital. So, para din sa akin ay best ang private hospital kasi kompleto na sila sa mga gamit. Meron ng kit, lalo na yung sa pagkain, may rasyon na ng pagkain. Unlike sa public hospital at sa lying-in, ikaw pa ang bibili kasi hindi naman, sa lying-in, hindi na yun kalakip sa bill mo. Ang sa public, although meron ding rasyon, pero dahil na nga din sa dami ninyo, hindi mo na masasabing, halimbawa nagugutom ka na mga around 8 or 9, tapos napakarami pang rarasyonan, so medyo kinakailangan mo nang bumili sa labas. So, as a whole, yun po ang mga experience ko na sana ay natanong ko yung katanungan kung saan ba mas magandang manganak in terms of money-wise pagdating sa bill. Pangalawa ay sa safety at security. At pangatlo ay sa equipment at facilities na meron ang healthcare provider na pwede kayong manganak. Bago tayo mag-end, guys, disclaimer lamang, lahat po ng binahagi ko ay based lamang sa experience ko at hindi po ito ay para siraan ng isang healthcare provider or mag-create ng negative na opinion ba para sa kanila. At kahit ano po ang choice ninyo bilang buntis na ina ngayon or nagpaplano magbuntis at kung saan manganak, i-consider niyo po based po sa ability na meron kayo, lalong-lalo na po sa pera. Pero ang masasabi ko talaga, guys, hayaan nyo na lang kung napakalaki ng perang magiging bill niyo pagdating sa private hospital, at least safe kayo ni baby. Kasi para sa akin, sa tatlong anak ko, masasabi ko talagang sa lahat ng panganganak ko, itong sa private yung napakaganda kasi 1 week lang, nakaka-Facebook na ako, nakaka-vlog na, nakakapunta na sa ibang lugar. Hindi ako masyadong prone sa binat kasi na maayos yung panganganak ko, tapos parang yung sa mga gamit, malinis talaga siya, tapos fully equipped at mga training yung mga taong nag-assist sa akin sa panganganak. So again, choice niyo po kung saan kayo manganganak, pero huwag niyo pong huwag niyo pong isipin masyado yung pera. Ang importante po ngayon ay ang buhay kasi ang pera ay makikita lamang. So I hope, guys, meron kayong natutunan sa vlog na ito. At ito si Indira Quitera nagsasabing keep safe everyone. Bye bye.